Tumayo po ang lahat. Magalak na yung lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ikatatlo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon naman nakisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Mga kapatid, mahigpit ang pag-uusig laban sa mga nananalig sa ating Panginoon. Ayon pa sa ating unang pagbasa na mula sa mga gawa ng mga apostol at sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoon, ayon pa sa ebanghelyo ni San Juan, ay pagkain para sa buhay ng walang hanggan. Ang makakita at mananalig sa ating Panginoon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo rin ay kinakailangan na maugnay sa ating Panginoong na buhay muli upang tayo ay magkaroon buhay na ganap at ikasyesyo. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kayo sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnawin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa panampalatayang iyong bigay kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Hudiya at Samaria. Si Esteban namay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan.
Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinilanggo, maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napapagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa puong isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing, may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin,
kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus na nasarino ng buhay muli. Nasa Miyerkules tayo sa 3rd linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 35 hanggang 40, ipinapahayag ng ating Panginoon, siya ang Panginoon ng pagkabuhay muli. Kaya po, sa atin pong Ebanghelyo, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 35, sinabi ng ating Panginoon, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ego ay mi artos tes suis." Ego ay mi. Ito rin ang salin sa salitang Hebreo na Yahweh, na ako ay ako. At ito ang pangalan ng Diyos na atin pong makita sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, versikulo 14. At sinabi pa ng ating Panginoong Hesus, "Ego ay mi." Ibig sabihin siya si Yahweh. At hindi lang siya si Yahweh, artos, tinapay o pagkain, tes suwis, suwis, buhay. At sinasabi dito na hindi lang basta-basta buhay, ngunit pagkain ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, buhay na magpakailanman. Sapagkat sa versikulo 40 sinasabi niya, ang lahat ng magkaroon ng buhay at walang hanggan sa makakita at manalig ng anak at muling bubuhayin sa huling araw. Dito po ang salitang anastasis mula sa anastiso, ang pagkabuhay muli. Na kung saan ang ating Panginoon, siya ay hindi lang magbibigay buhay na ganap at ikasya siya, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, siya ay magbibigay buhay na walang hanggan. At buhay na walang hanggan dahil ito ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mga nakakita at manalig sa Kanya. Ang pagkita o pag-experyensya ng Panginoon ay depende po sa ating mga mata ng pananalig, eyes of faith. At kung tayo ay mayroong pananalig at panampalataya sa ating Panginoon, atin pong siyang madama. At kung siya'y ating madama, anuman ang mga mahigpit na pagsubok sa buhay, anuman ang mga pinagdaanan nating napakatindi at napakalalim, ay kayanin natin sapagkat nariyan lang siya at siya'y ating kilala, at dahil siya'y damang-dama sa ating mga puso, siya'y naging bahagi ng ating buhay, siya'y naging saysay at kabuluhan ng ating buhay. At dahil dito, nadama at dama sa loob ng ating mga puso ang Panginoon. Ngayong panahon ng Misa, para siyang na personal na naranasan natin sa pagkinig sa Kanyang Ebanghelyo at sa panahon ng komunyon, sa pagtanggap ng Kanyang katawan na siya nga ang ating tinatanggap. Kaya kapag kasabihin, katawan ni Kristo, damang-dama natin ang Kanyang presensya, damang-dama natin na siya ay bahagi na sa atin, at sinasabi nating Amen, siya na nga.
Itong pagkilala ng ating Panginoon ay magbigay sa atin ng lakas sa panahon ng mga pagsubok at sa panahon ng mga pinagdaan ng sulenin sa buhay. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa gawa ng mga apostol, kapitulo 8, beso 1 hanggang 8, inuusig ni Saulo ang mga nanalig sa ating Panginoon. At si Esteban na binato hanggang mamatay ay inilibing. At inuusig ng mga namumuno ng mga saserdote sa templo at mga namuno sa lungsod ng Jerusalem. Ngunit nagpapatuloy sila sa kanilang pagpapahayag ng Ebanghelyo. At isa si Esteban na martir, pero ang mga buhay pa gaya ni Felipe at iba pang mga apostol ay nagpapatuloy sa kanilang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya si Felipe ay kanya pong pinagaling ang lahat ng mga inalihan ng demonyo, kanya pong pinalabas ang masamang espiritu at ang mga pilay at ang may mga kapansanan at mga may sakit ay kanyang pinagaling. At dahil dito, lalong dumadami ang mga nanalig sa ating Panginoon sapagkat damang-dama nila sa kanilang buhay ang presensya ni Kristo. Magpahanggang ngayon, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay nagpapatuloy sa ating pagproklama sa kanyang mga salita. Habang tayo ay nakinig sa kanyang Ebanghelyo o sa salita ng Diyos sa unang bahagi ng Misa, atin naman siyang matanggap ng buong buo bilang pagkain. At hindi lang ordinaryo na pagkain. Sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon, pagkain nagbibigay buhay. Artos tis zoes. Pagkain ng buhay. Kung minsan, lalo nating hinahanap-hanap ang mga bagay-bagay na material, ang mga pagkain na makamundo, ating nakaligtaan na riyan lang ang ating Panginoong Diyos. Siya ay tunay na pagkain natin na espiritual, na hindi tayo magugutom, na hindi tayo mauuhaw, na hindi tayo mangangailangan pa, sapagkat ang pagkakaroon natin sa Kanya ay sapat na. Kaya sinasabi ni Santa Teresa de Avila, huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-alinlangan. Lahat ng bagay dito sa mundo ay lumilipas at nagbabago. Diyos lang ang hindi nagbabago sapagkat sapat na ang Diyos. Diyos solo basta. Sapat na ang Diyos. Sapat na ba ang Diyos sa iyong buhay? Damang-dama mo ba ang Kanyang pag-ibig? Damang-dama mo ba ang Kanyang presensya na magbibigay sa iyo ng iyong inspirasyon at kabuluhan sa buhay? Damang-dama mo ba na siya ay nagbibigay ng mapaghimalang pag-ibig sa iyong buhay? Nang sa ganon, iyong madama ng Diyos ay Diyos na buhay, at sa Kanyang pagkabuhay muli, binubuhay tayo sa Kanyang pag-ibig, dahil ang Diyos ay pag-ibig, kailanman hindi tayo pabayaan niya, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa paging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ang kanyang anak sa Ekaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit po natin sa kanya ang ating mga pangilangan at ating pong bigkasin. Ama, pagpalain mo kami sa Ekaristiya. Ama, pagpalain mo kami sa Ekaristiya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Ekaristiya. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Ekaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Ekaristiya. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Ekaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Ekaristiya. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Ekaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Ekaristiya. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, gayon mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Ekaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo patid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalap sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin Kapangyarihan, tunay marapat na kaya aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang gumago sa dating paumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinarapok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa mumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya na naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo sinaming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlayang pag-asang sila muling mabuhay, ganda ng lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa na malabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ni Anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tala sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesu, panis bitei don patris. Jesu, fons bitei aque. Cibus et potus nostre. Potus noste in itinere ad domus Dei. Mulla sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu, panis bitei donum patris. Jesu, fons bitei aque. Cibus et potus noster. Potus noster in itinere ad domus Dei. Patuloy pong pinapaalalahanan na lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat.
langit. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkaloob ng ligayang walang katapusan na pawang inudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na Eucharistia, banal na Misa, kinahil sa loob at sa labas ng nambana na itim ng Sinunang Quiapo, kayo managnais, mita ng iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Walang ibang makapagpawi ng ating pagkagutom at pagkauhaw sa mga bagay-bagay na makalangit at buhay ng hanggan liban sa ating Poong Jesus Nazareno na nabuhay mali at siya'y pagkain ng buhay na walang hanggan. Ngayon po ang puwesbas, mangyari palamang itaas bagay ang mga bagay-bagay na puwesbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inagusan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kanyang ng kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na may malalang pangako ng sa binyag na ikaw ay kinibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayan kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.